Welcome to my channel M1 Store Dani TV. Welcome to my channel M1 Store Dani TV. Hello, what's up guys? Terkadang mga katiyan natin dyan. Ayan, welcome to my channel M1 Star Dani TV. Ayan po, meron lang po tayong gagawan ng reaction video. Ayan ha, patungkol po. Patungkol po ito sa naging pahayag ni Pangulong President Rodrigo Duterte, ang ating mahal na presidente na si Rodrigo Roa Duterte, ay sinabi niya na kung pipili tayo ng magandang o may future na leader, piliin na daw natin ang Marcos ulit. Ayan, yun po ang kanyang pahayag, ha, guys, ha, Estarcada. No, maghanap daw na lang tayo ng Marcos. Ayan. Wala man daw siyang pambato na magiging susunod na pangulo. Pero malinaw po sa kanyang pahayag dito, guys, ha, napupusuan niya ay si dating Senador Bongbong Marcos. Ayan. Alam niyo naman po na may protest pa dyan si si dating Senador Bongbong Marcos, dahil mahigit 200,000 lang yung lamang, at ayon nga sa mga balibalita na nagkaroon ng daya dyan sa may bandang Mindanao. According sa mga balita po yan. Guys, nasa Supreme Court na po yung protest na yan, at iniintay na lang po kung kailan ba ilalabas yung hatol, at willing naman daw po na bumaba si ating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil gusto na nga niya ipaubaya kung sakasakali na si Bongbong Marcos na ay manalo sa kanyang protest dyan sa pagka-vice presidente. Ayan. Dahil nga alam niyo naman na may edad na rin ang ating Pangulo, napapagod na rin. Gusto na rin niya nga medyo magpahinga at i-enjoy ang kanyang nalalipit pang buhay dito sa mundo. Kaya, so, panalangin akong manalo man sa protest si dating Bongbong Senador Marcos, ay willing daw siyang bumaba. Yan. So, ayan po, papanood niyo po dito sa ating channel ang kanyang pahayag. So, in a few seconds, guys, mapapanood na po natin ang video. So, kung bago ka lang dito sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, at huwag mong kalimutang hitting bell icon para lagi kang ma-notification. So, yun na, guys, ha? In a few seconds na po. Ayan. Manood. Ayan na po, sa kada magkatinga, panoorin na po natin ang payag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe. Sabi niya, dinaya siya, baka, kung hindi natin kaya, talagang manalo siya. Akala mo automatic, that is immoral, that is illegal, that is unconstitutional. Sabi ko, hey, gaga, I was using the words of the law itself, the anti-graft and corrupt practices.
abuganda kahit di mo alam tapos ang best ka talaga at patay digong tapos magsabi ka lang relying on your being a lawyer at patay or yeah kaya it will be a classic last on this baga tumagabulo ko ayun hanap ko ng iba dyan yan 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 ilagay nyo disgrace yan yan ma remember kayo ang nag-opisyal ko I kept my silence all along kasi supuro kayo mga wives you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom to the Filipino people na Filipino people you're listening to me hindi na po ako politiko hindi na po ako tumakbo wala akong kandidato. Sabi ko lang sa inyo, disgrasya kayo kung silili ang buka ninyo. Hinimok ng Pangulo ang publiko na maghanap ng leader na katulad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa anibersaryo ng Philippine Navy sa Cavite kahapon, muling sinabi ng Pangulo na mahirap talagang sugpuin ang katiwalian sa gobyerno. Hindi raw niya ito kakayanin kahit pa umabot sa dalawang dekada ang kanyang termino. Dito na niya nabanggit si dating Pangulong Marcos. Salamat, salamat. Thank you for watching. Just comment, like, and share na rin po para mas maraming makalang ng videos. Kapuso, kapamilyang star kada at sinakala, share mo rin po. Salamat. Maghanap muli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Kalimutan.